kalangitan ng isang nilalang na lumalangoy sa dagat. Kumakampay pa ang kulay kahel na buntot nito. Sinasabi nilang isa raw itong sirena. At nakuhanan daw ito sa resort na ito sa General Santos City. At tila may dala raw talagang swerte ang pinaniniwalaang mga sirena. Dahil mula raw nung napabalita ito, lalong dinayo ng mga tao ang resort. Malaking tulong yung sirena viral sa amin sa London Beach Resort. Dahil sa maraming nag-inquire, maraming nag-PM, maraming nag-Facebook, napakasaya namin dahil sa in a way nakatulong ito sa promotion. Natuntun namin ang nag-upload ng video, si Joveline. Kwento niya, alas 2 ng hapon, April 22, nung nakuhanan nila ang pinaniniwalaan nilang sirena habang sila'y nasa family outing. Naiba lang yung araw na yun eh, nung pumunta kami dun sa cottage po. And then lahat po nagtakbuhan doon kasi may nakita na sirena po. Yung sa ano po, sa ilalim po, may nakita kaming parang green lang siya. And then, yung nagtagal, nagbigla siya nagangat. And then yun na yung lumabas, yung nagpaganon na siya yung sirena. Kwento pa ni Joveline, dalawang araw bago nila nakita ang di umano'y sirena, tila nagkaroon daw sila ng pangitain. Dahil po sa lolo namin, 3 days po siyang nawala sa katawan niya. And then pagising niya 18 ng umaga, 1 o'clock. AM, and sabi niya na naghingi siya ng tubig at saka pagkain. Tapos, in the last niyang sinabi, sarap daw maligo ng dagat. Dahil sa paniniwalang may swerte itong dala, ang tubig-dagat na pinaglanguyan nito, ang siya ring ipinanliligo nila sa lolo nilang may sakit. At matapos lang ang ilang araw, laking gulat daw nila nang biglang gumaling sa stroke ang kanilang lolo. Sabi niya nga, pag magaling-galing na talaga siya, pupunta talaga siya dito, magligo talaga siya. At saka nagsabi siya sa amin niya, bless yun para sa ating pamilya. Sa kadami-dami pa naman niya na nagliligo dito ng mga pamilya, sa aming pang pamilya nagpakita yung sirena na yun. Sinamahan ng aming team si Joveline para balikan kung saan nila nakita ang diumanoy sirena. Dito po namin nakita yung sirena. Simula dito, hanggang doon nagpaikot siya dyan. Inabangan din nila sa parehong oras kung kailan nakuha na ng video. Pero makalipas ang ilang oras, wala silang namataan. Hindi yan sirena, nilalaki. Sa pagtatanong ng aming team sa staff ng resort, kinumpirma nila na may nagpapakita ngang ganung nilalang sa kanilang karagatan. Apat din sila ang nakita namin. Malagi yan sila dito. Katunayan, meron din silang video katulad ng nakuhanan ni Joveline. Pero paglilinaw nila, hindi raw sirena ang lumalangoy rito. Inuulit po namin ang nakuhanan ng video, kundi dugong. Paminsan-minsan lang po sir, makita namin paminsan-minsan dyan sa circular cottage yung sinasabi nilang sirena. Hindi naman po totoong sirena yun sir, dugong at tawag dyan eh. Kita lang namin siya mga around 2 o'clock, pero hindi masyado siya lumalapit. Pero kinukuna namin siya ng video. After 30 minutes ng labas-labas niya sa tubig, lumapit na siya sa amin mismo banda. Ayon sa lifeguard na si Francis, 2 hanggang 3 beses daw sa isang linggo kung magpakita sa kanila ang dugong. Sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. First na ano niya, nakikita doon medyo malayo pa lang siya. Umaangat na yung likuran niya, yung may portion na may puti. Yun na ho yun. Pag nakita ko niya doon sa may tower, punta ako dyan ako ng circular, crowd control na yung mga tao. Ipinakita namin ang video kay Marine Biologist Professor Ariel Ortiz. Kinumpirma niya, dugong ang nasa video. Yung katawan kasi ng dugong is very symmetrical. No? They have this torpedo-shaped body and they have a flattened tail. At the tip of the tail is a bilobe structure that appears like a tail of a fish. So talagang mapapagkamalan mo siyang mermaid. Isa sa mga dahilan kung bakit medyo maraming beses na kikita na sa site yung dugongs dito, it could be probably due to the presence of
yung kanilang food available nila sa area, especially yung seagrass beds, na medyo maganda-ganda pa yung seagrass beds sa area na ito. Ang dugong o sikaw ay isang mammal. Meron itong suso, katulad ng sa babae, kaya nagpapadedere ng kanyang mga anak. May buntot gaya ng isda, kaya madalas daw itong mapagkamalang sirena. Karamihan ng mga komunidad no, na may dalampasigan, yung mga coastal communities, talagang may paniniwala na may mga creatures, no, may mga nakatira sa tubig. May mga komunidad tayo yung sa dalampasigan, halimbawa sa Quezon, no, na kinatatakutan ng mga mangingisda kapag may mga namatay o may mga kamalasan na nangyayari, sinasabi nila dahil nagalit ang sirena o lumabas ang sirena. Naniniwala sina Jovelyn na sirena ang kanilang nakuhanan ng video at nakapagdulot ito ng kaginhawaan sa may sakit nilang lolo. Eh, hindi naman sila ang nakakita, kami naman po yung nakakita. Depende na yun sa kanila kung maniwala sila o hindi sa kanila. Basta kami po, naniniwala kami na sirena talaga yun kasi sobrang blessing po talaga sa amin yun. Kaya yung katawan po, yung upper body, nakita nyo? Hindi po. I really don't think na may relationship naman yung naligo. In the first place, we have to really know kung na-stroke ba talaga ang pasyente. At kung yes, na-stroke, it's maybe some stroke are really reversible. Yung deficit nila, nare-recover naman talaga nila.